Kamusta ang isang value conception ngayong pandemic? Okay naman, surviving as usual. Ang value conception kasi ay palaban. So, hindi susuko. So, lalo na simula nung pandemic, di ba parang everyone thought na parang mamamatay tayo, ganyan. Ngayon, mas chill na ako kasi parang mas marami naman yung mga nakaka-recover kasi sa mga namatay. Though, syempre, kailangan pa rin nating maging safe, di ba? Kumbaga, lagi pa rin nakamask, alcohol, wash your hands, ganyan. Syempre, yung safety protocols ginagawa pa rin natin. Pero mas chill na ako ngayon na mas kaya ko na lumabas. Dati kasi hindi mo mapapalabas talaga ng bahay. Ngayon, kasi paranoid, di ba? Nakakalabas. Oo, sobrang nakaka-paranoid, di ba? Noong una, parang lalo na pag nanonood ka ng news, parang feeling mo, oh my gosh, I'm gonna die soon. Parang gano'n, di ba? Pero, di ba? Pero ngayon, parang mas chill na nakakapag-work na ako, kaya ko na lumabas para mag-taping, gano'n. Noong una kasi, medyo talagang ayoko kahit work. Kasi nga, may kasama akong tatlong senior citizen sa bahay. Tapos, may, yung anak ko, di ba? So, syempre, yung mga tao din sa paligid mo, you have to consider. Kasi, what if ikaw, ako, healthy ako, tapos ma-survive ko? Paano yung mga kasama sa bahay ko nakawa? Alam mo yun? So, ganun. So, ngayong pandemic, ano pa rin. Pero, yun nga, palaban pa rin na kahit parang hindi pa rin as regular yung work as before. Lumalaban tayo. Surviving naman. Survival mode. Sarili mo, nakaya mo palang gawin. Ha? Dahil nag-pandemic. Naging plantita ka ba? Nagluluto-lutuan ka na din ba? No! Wala. Actually, wala akong ano. Wala akong bagong naging talent. Charot. Hindi, napatunayan ko lang talaga na homebody ako. Kaya kong hindi lumabas ng bahay. Sobrang homebody pala talaga. At saka ano, yun na, nagsistart na rin ako matutong magluto. Kasi of course, I have a husband now. So syempre, kahit papaano, tinatry natin maglutuan, pagsilbihan, di ba? Saka nagreklamo eh. Kasi sabi niya, please learn how to cook. Ganun talaga. Kaya yun, medyo nagsisimula na ako matutong magluto-luto. So, anong specialty mo sa pagluluto? Anong lagi mo niluluto? Sinigang? Pinaka-favorite? No. Actually yun, tinuro niya sa akin magsinigang. Ano pa ba? Nag-try na rin ako mag-carbonara. Pero parang feeling ko the best na naluto ko so far is yung, ang tawag dito, yung fried chicken. Joke lang. Wow. Specialty, ha? No. Garlic butter shrimp. Yan. Oh. O naman? Yeah, yun yung, nakakatakam ano, naman. Yung very, yun yung nag-sold out na niluto ko na gustong-gusto ng asawa ko. Sarap naman yun, shrimp. Okay. Eto sis, eto na. Paano at anong age ka nagsimula sa showbiz? Oh, so showbiz, I started when I was 14. Actually, as Valerie Galang pa yon, as my real name. Kasi parang ano lang ako noon eh, parang saling kit-kit lang. Parang saling pusa lang ako. Kasi balak mag-showbiz noon. Parang pina-audition lang ako. Ano yan eh, ang iibigin na ikaw, teleserye sa... ABS. Is it ABS or GMA? Na, GMA. Oo. Tapos, pina-audition ako doon. Tapos parang after 4 months, pinatay na yung character ko. At 2 years yung soap. So, it's the end bad actress. So, so sabi ko, tawag dito, hindi yata ako pang showbiz. So, ako. So, kasi nung time na yung nagko-commercial ako eh. Tapos, nalaman ng aunt ko na may audition for a soap, baka gusto mong mag-audition. So, I auditioned. Tapos yun, nakuha naman ako as bida, as kapatid ng bida. Yun nga, kaso after 4 months, pinatay na ako. Sabi ko, okay, balik ako sa pagko-commercial. And then, there was this one commercial. It was a telecom commercial na sobrang ako yung bida. Tapos, sobrang kikay ko doon, ganyan. So, I think, nakita ako ng click yung TV show before sa GMA, na click. Parang sabi nila, parang gusto ko tong batang to. Siguro sabi nila, ganun, diba? Kasi when I auditioned na for Click, actually, I didn't audition. Click, no? Hindi pala ako nag-audition. Kasi ang nangyari, nung day ng audition, meron ako sinushoot na commercial, ibang commercial ulit.
di ba, active ang lola mo. Nagpasa lang ako ng resume. Kasi nga, gusto din talagang makasama din sa click. So, nagpasa ako ng resume dahil hindi ako nakapunta ng audition itself. And then, parang, apparently, yun nga, they were looking for me because of the telecom commercial. Na parang, eh, ano sa telecom commercial na gusto natin ng baguettes? Parang gano'n. I-meeting natin siya. So, we had a meeting in a restaurant. We had a meeting in a restaurant, let's say, it was a Wednesday. I was with the EP, director. Tapos, pinabasa nila ako ng konting script. Mm-hmm. And then, parang let's say it was a Wednesday, Saturday pinag-taping na nila ako. Wow, ganun ka bilis. Yun, tapos dire-diretso. Oh, sobrang kaya sabi ko sobrang meant to be. Meant to be ako pala maging artista. Pagkakaiba na sarili mo noon sa sarili mo ngayon. Ano pagkakaiba ko sa sarili ko noon sa ngayon? I guess I'm at a happier place now. Kasi dati kasi, lalo na nung peak ko, parang everyday akong nag-work. So, meron akong noon time show, meron pa akong ginagawang banana split, meron pa akong mga gig sa gabi, like, saan probinsya akong pupunta. Ganun. So, syempre, before, sa Tondo, nag-rent lang kami ng apartment ng family ko. And ngayon, nakapundar kami na, you know, na sarili namin bahay. Because, naman, naging sobrang busy ako before. But then again, bata pala kasi ako, gusto ko ng mag-asawa. I think, na-feel ko na gusto ko mag-asawa, mga 23 pa lang ako. Oo. Yeah. Oo. Siyempre, I have a daughter. Teenage mom ako. I had her when I was 16. So, by 23, ilang taon na siya. So, siyempre, gusto ko na ng asawa. Gusto ko na ng father figure for her. Especially since, hello, 16 years old na siya ngayon. Never pa ganyan namit yung dad niya. So, kumbaga, nung panahon na yan talagang parang gusto ko na mag-asawa. So, ngayon, na may asawa na ako. Tapos, sa awa naman ng Diyos, binigyan naman niya ako ng mabait na asawa. Napakabait at napaka-supportive. Oo, sa awa ng Diyos. I think yung mga past heartbreaks ko, binless niya naman ako ngayon. Ang bonggang-bonggang kapalit, diba? So, so siguro yung pagkakaiba lang noon is pareho naman akong happy. Kaya lang magkaibang level of happiness lang talaga. Ayun naman pala. Tapos, ito na sis, most memorable experience sa showbiz. Memorable. Most memorable ko pa din para sa akin talaga, Wawawi Days. Not just because siguro it was my peak sa career ko, but because every day I get to meet a lot of people. Iba-ibang tao. Ay, gusto ko kasi yun eh. Kaya feeling ko ka pwede ako maging politiko. Charot. Why not? Diyos ko. Kaya gusto ko talaga yun. Yung parang nakikipag-interact ganyan sa tao. Yung... Saka, ewan ko kung napapansin, kung matatandaan mo, pero before talaga sa Wawawi, lagi ako sinasabihan ni Kuya Winnie na, parang, hoy, Valerie, magsalita ka naman, nanonood ka lang dyan. Because I really like chismosa ako, sobra akong chismosa. So I really like listening to people's stories. So sometimes, nakakalimutan kong host ako. Nakikinig ka na. Pero nakikinig lang ako na gano'n. Tapos minsan pala, ano pa ako, yung parang alam mo na nakikinig ako na sobrang interesado ako pag nakanganga ako. Ganyan! Ganyan! Tadali ako nasasabihan ni Kuya Willie dati na ano, hoy, Valerie, salita ka naman! So guys, pag tumunga nga pa si Valerie Concepcion, ibig sabihin na i-chismis siya. Oo. Yung pala yun. Sabi ko nga, Valerie C for Valerie Chismosa. Eto na. Wildest thing na ginawa sa isang fan? Hala, wildest thing? Best kurot ng wet and discount. Of course that counts, right? Weirdest pala. Na parang yung kinurot yung pet ko, kinurot yung boobs ko, gano'n. Oh my gosh! At a mall. Hindi ko nasasabihin kung saan mall. But I was at a mall. I was alone. Mahilig kasi ako lumakad mag-isa talaga eh.
So the time I was alone, I was walking, and then all of a sudden, dinumog ako. I don't know what happened, but bigla akong dinumog. Hello, Conception. It wasn't the first time that I went there naman. So kawawa weekdays to eh. So medyo naiintindihan ko naman na dinumog. Pero ibig ko sabihin, hindi ito yung first time na pumunta ako sa mall na to. So I don't know what happened, basta dinumog ako to the point na yung security guards, two security guards had to go to me and put me inside a booth. What? Para lang ma-secure nila. Para lang ma-secure nila yung place, and then nag-radio sila ng ibang kasama to escort me out of the mall. Oh, and then, through all that commotion, may biglang pumurot ng puwet ko. Hindi ko na alam kung sino kasi nga ang daming tao. Oh, and then, sa mga gigs, sa mga out of town, syempre, di ba, especially sa mga provinces, pagkakanta ka sa fiesta, ganyan, syempre, wala naman silang yung tipong sa likod ka dadaan para diretso ka sa stage, di ba? Sometimes you have to go through the people, tapos nakahawak-hawak lang yung mga barang hanggay tano, yung mga SKSK. You know? So, yun lang, tapos doon ka dadaan. So, syempre, lalo na pati, parang biglang makahalbot sa'yo. Oo, so ang nangyayari nun, nakukurot yung boobs ko. So, simula na parang ganyan na ako maglakad. As in, nakaganyan ako. O kaya, meron na akong malong na nakapalibot, nakapalibot sa akin. Ganun. Kasi kinukurot talaga nila ang boobs ko. Ang dami pwedeng kurutin yung patalaga eh, no? God. Kaya, yun. Weird. Weird talk. Weird para sa'yo. Of course. Oh. Ko naman. Yeah. Eto nga. Three lessons in life that you learned the hard way. Lahat. Every day is a lesson. I mean, there's always something to learn. Something new to learn every day. So, kung mapipiliin ako ng tatlo lang, parang hirap. Sandali. Tatlo lang, ha? Kaya nga, eh. Parang let's pick one na lang. Pick one. Pick the greatest one, the best one. Alam mo yung mga moments na parang before, hindi mo naiintindihan ba't ka nasasaktan. Na parang, nakikita ko nga yung sa mga status ko eh, sa Facebook. Parang ngayon lumalabas sa memories ko na parang, na parang naglalagay ako ng mga quotes na parang yun about God, ganyan. So sabi ko, may pinagdadaanan ako ng mga panahon na to. Kanina lang actually, this morning, may nakita akong ganun na quote na pinost ko from 10 years ago. 10 years? Wow. Anong quote to? Tapos inisip ko, sabi ko, it was about something na parang, you don't understand what's happening, but God has plans. Parang ganon. Parang ganon yung, yung status ko noong 2011. Okay, so sabi ko, ano kaya pinagdadaanan ko nung mga panahon na yun? Parang kaisip ako bigla. And then, sakto yung question mo ngayon, parang naisip ko, yung mga mistakes natin before, yung kumipagdadaan naman tayo before na, hindi natin maintindihan bakit nangyari yun, bakit ako nasaktan na ganito, wala naman akong gagawa na masama, mabait naman ako. Parang, I do my part. So, pero parang ngayon, parang naisip mo na, parang, okay, I had to go through all those heartbreaks, through all those hurt and pain, to be who I am and where I am right now. Which is, ang sobrang contented ako, happy ako, na halimbawa, kasi I still go back and forth sa Guam and Philippines kasi my husband is in Guam and then yung anak ko is in the Philippines. So I really have to go. Pero kahit na halimbawa magkalayo kami, meron kami ng asawa ko, at o kaya kami ng anak ko, meron akong peace of mind na parang alam, basta, hindi ko ma-explain, basta sabi ko lang parang ito pala yung sinasabi nila na you'll know kung pagdating ng araw yun. Basta, na nag-make sense ba yung mga pinagsasabi ko? Yes, of course, oo. Parang yung sinasabi mo na parang dumadaan ako ngayon dito pero hindi mo ma-explain kung ano ito, 'di ba? Para may problema. Oo, hindi ko ma-explain basta ang pero feeling ko lang ay sobrang akong and yung mga past mistakes ko na pinag na or hurt ko.
napinagdaanan ko. Parang hindi ko naiintindihan nung panahon na yon. Pero ngayon, naiintindihan ko na, na parang yun, I had to go through all that pala to get them right now. Kasi kung hindi naman dahil sa mga mistakes na yon or hindi dahil sa mga hurt na yun, hindi ako magiging as strong as I am right now. Diba? And at the same time, yun nga, yung place ko ngayon is I'm in such a happy place in my life right now. Na ayun nga, I have my family, my daughter, my husband, na parang kahit na, hindi ko lang ma-explain yung feeling, pero kahit na limbawa, LDR kami ng husband ko, because kailangan kong puntahan yung anak ko, kailangan kong pumunta sa Pilipinas. Ano ako, may peace of mind ako, happy ako, contented ako. Hindi katulad before, kahit na sa Pilipinas lang kami pareho ng kuwari, jowa ko at that time, wala akong peace of mind. Parang ang perfect, di ba? Ang perfect ngayon. Sa lahat ng pinagdaanan mong dulo, heartaches before, right now it's perfect. Yes, that's exactly what I'm saying. Na parang sabi nga nila, totoo pala yung sinasabi nila na you'll feel it kung tama na yung person na yan for you. Kasi ako, ganun yung feeling ko. Kaya sa asawa ko, huwag kang magbabago. I love you so much. Saret, joke lang. Naisingit? Oo, naisingit ko pa yun. Ito na. Last question. Kung may gusto kang ibahin sa buhay mo, ano ito? Wala. Sabi na eh. Sagot niya eh. In before, na parang, as I explained earlier, ano eh, happy ako before na marami ako. I'm very thankful na nakapagpunta ako. But I'm also at a happy place right now. Magkaibang level lang ng happiness. Parang yun nga, yung mga pinagdaanan ko before, made me, you know, the strong woman that I am right now. So wala talaga. Wala akong babagulo. Sobrang blessed ka. Sis. Sobrang blessed ka. Yes, awa ng Diyos. Thank you, Lord. Oo. Meron ako ano, mga tanong dito. Isang tanong. Meron ako ano, meron ako kwento. Sarap. Isang tanong, isang sagot without explanation ha. So, isang okay. Tanong ako, wala kay explanation. So, parang fast talk to, ganon. No explanation. Mga bagay na meron sa bag mo na sa tingin mo wala sa iba. Oh my gosh! Hindi to fast talk. Wala! No, kasi wala. Ano ba unusual sa bag ko? Na wala. Hindi mo wala sa iba? Wala talaga. Wala? Walang unusual. Kasi ang... Tingnan ko nga yung bag ko bigla. hindi ko matandaan kung ano laman ng bag ko. Ano ba? Bag reveal, wala talaga. Kasi wallet, tapos suklay. Okay. Eto, vaccination card. Wala yung iba niyan. Oh my God. Yeah, vaccination card. Oo, I'm vaccinated na guys. Congrats. I'm so proud that I'm vaccinated. Kaya nasa bag ko palagi. Okay. Isang lugar na ayaw mo pinupuntahan. Palengke. Yung wet market, ah. Wet market. Fear of heights or fear of falling? Heights or... Falling in love? Charot! Hindi. Malalaglag ka sa bangin. Excuse me. Siyempre, fear of falling. Mag-falling ka na. Ano na yun? So fear of falling. Diretso, dead. Pag fear of heights, ano lang, titignan mo lang, nasa-fear ka, hindi ka naman mamamatay. Charot. So mas nakakatakot yung fear of falling. Ano ang unang tinititigan mo sa isang taong first time mo lang na meet? OMG. Lips. When they talk. Napapatitig ako when they talk. Ay, bakit nga pala ako nag-explain? Oh, okay. Hindi niya talaga mapigilan, guys. Isang bagay na kinaiinisan mo sa sarili mo. Pata ko. With so much conviction, ha? Pata ko. Ay,
na to. Naniniwala ka sa mahal na multo? No. Okay. Ano ang bagay na di mo tinitipid? Umayos ka. Kripot ako, wala ka masagot. Pag nasumagot na ito, iisa lang ang sagot. Hindi, sobrang kuripot ko eh. Hindi ko... Uy, seryoso. Lahat ng artista at saka ng mga director na na-interview ko, iisa lang ang sagot. Dapat hindi sagot mo. Hindi ko sasabihin. Oh my gosh. Ano ang bagay ano, hindi mo ko, hindi ko tinitipid? Anything... Hindi eh. Sasabihin ko sana anything para sa pamilya ko, pero hindi eh, tinititid ko pa din eh. Sabi ko, wala ang kuripot ko talaga kahit anak ko, pinakuruputan ko. Nakakaloka ka. So wala? Wala talaga. Okay, sige. Wait. Accept na natin yung guys, wala. Kuripot po si Barry. Tina-try ko yung best ko na hindi ko kuriputan yung anak ko, pero siya mismo kuripot. Sabihin niya, ma, gusto ko to. Tapos sabi niya, ay mahal, wag na lang. Pero ako, sige na, kunin mo na. Oh, so hindi, yun, sa anak ko nga. Sarili. Oo, niredeem ko talaga yung sarili ko. Like mother, like daughter, yun lang, di ba? Oo, kuripot din siya. Well, saan pa ba siya magmamana? Meron daw superpowers, ano ito? My charm to make uto people. Charot din! My charm to make uto people. Okay, Nick. I love that, ha? Ito ko yung power. Yung iba na ko sa mga lumilipat, mga invisible, tayo na sa'yo, you people. Akala ko yung power ko naman ako ngayon. Kasi magaling ako mag-uto talaga. Magaling ako. Charot. No. Gusto kong power. Gusto kong superpower. Time travel. Oy, panalo yun nga, no? Mm-hmm. Time travel. Kasi diba, yung iba-ibang, kuwari, iba-ibang years, iba-ibang decades, parang gusto mo ma-experience. You just go. Parang yung mga lottery number sa ganun date para manalo. Ang naman ganun. Unahin natin. Lord. Kung magpapalit ka ng pangalan, ano ito? I love my name. Alam mo, okay, trivia lang, sis. Nung nasa click ako kasi, di ba, nag-taping ako agad. Tapos, after our meeting, nag-taping ako agad after 4 days. And then, syempre, wala pa ako naisip na ibang pangalan, di ba? So, yung director namin, si Direk Juan Alejandre, sabi niya, anong apelido mo? Sabi ko, galang po. Okay, no. Palitan natin yung apelido mo. Anong apelido ng mom mo when, nung dalaga pa siya? Sabi ko, Noronya. Okay, lalong hindi. Sabi niya. Tapos sabi niya, anong apelido ng lola mo nung dalaga pa siya? Sabi ko, Conception po. Oh, yun na lang yung gamitin natin, Conception. So sabi, yung pangalan mo, sabi nga, Valerie, parang mahirap tandaan, ibahin natin. Ano pangalan ng kapatid mo? Erica po. Sabi nga, sige, pwedeng Erica, pero isip pa tayo ng iba. Parang gano'n. Mm-hmm. At tapos, pinalabas na agad the following week yung episode kung saan ako kasama. So hindi na nakapag-isip ng ibang name. Kaya Valerie pa din. Kaya naging Valerie Conception. Ay, yun naman pala. Pero yun, yung, nasa yun yung story nun. Conception. Hindi kinu- oh, 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 oh. Di ba iba? Yes. Wala, pinupulot ako saan ang apelido. At least, talaga ninyo. Yun ang background ng Valerie Conception. Ayan, nakakuha tayo ng trivia sa Fast Talk, guys.
Mahal mo or mahal ka? Mahal ako. Mahal, mahal. Okay. Okay. Oh, gusto mo ulit ang explanation? Yun yung pagkakaiba, yun yung pagkakaiba ng Valerie noon sa Valerie ngayon. Dati kasi ako yung parang yung love na love ko, ayoko pakawalan, ganyan. But then naisip ko, dapat love talaga is a two-way street. Hindi pwede isa lang yung nagpo-push na lumalaban. Kailangan dalawa kayo na nagtutulong, team effort para mag-work in relationship. I love so, sabi nga nila, pagkamahal ka, syempre papakita niya sa'yo gano'ng ka-love, diba? So, mapapamahal ka rin talaga dun sa tao na yun. Na parang gusto pang higitan. So, ngayon, para kayo naghihigitan ng pagmamahal. So, ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap na kaya, yung pakiramdam na yun. Yes. Kaya, mahal ako. Hi! Ano, natapos din tayo sis. Message to your fans and message to Entablado viewers. Entablado viewers, thank you so much for supporting my sis. Thank you for supporting Entablado TV na ang tanging goal talaga ngayon, especially ngayong pandemic, ay ang makatulong po makapagpa-feed ng mga nangangailangan sa Pilipinas. So thank you so much for the good work that you're doing, sis. And sa lahat naman po ng mga nagsusupport at hindi nagsasawang magmahal sa akin, maraming salamat po sa inyong support. Ilang taon na ba tayo sa showbiz? Hindi ko na mabilang. Ayoko nang bilangan. Lalabas ito, edad ko. Pero sobrang nagpapasalamat ako kasi syempre hanggang ngayon, di ba, nandito pa rin tayo. So, and it's all because of you guys. So thank you so much for all the love and support. And please do stay safe wherever you may be. And ingat po kayo palagi. God bless you all. Thank you, sis. And I'm inviting all of you to please watch Mars Pamor on GMA7. Guest po kami ni Miss Candy Pamilinan for Mother's Day special episode. So sana po abangan niya. And syempre, advance happy Mother's Day po sa lahat ng mga mabubuting ina at mapagmahal na mga nanay natin all over the world. Happy Mother's Day! Mother's Day, guys! Happy Mother's Day, sis! Thank you, sis.